Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang Europa ang pangalawa sa pinakamaliit na kontinente sa mundo. Gayunpaman, ito ang may pinakamayamang kultura sa ating kasaysayan. Kada taon, may 538 million tourist ang bumibisita sa Europe. Yan ay para masilayan ang nagagandahan at sikat na tourist spot na palagi mo nakikita sa TV at pelikula. Ang hindi alam ng marami, ang Europe ay tahanan din ng ilan sa nagagandahang ibon na dito mo lang matatagpuan. Ang iba ay sobrang makulay, samantala ang iba naman ay ubod ng tapang. Kaya kung ready ka na makilala ang siyam na pinakamagandang ibon ng Europa, tara na at umpisahan na natin. Number 1, Western Capercaillie. Sa ating listahan, ito na ata ang pinaka-agresibong ibon. Para itong manok kung magalit at aatakihin nila ang sinumang magpapainit sa kanilang ulo. Kapag nagalit sa iyo ang ibon na to, tumakbo ka na. Ang iba na na-corner ng ibon na to, wala nang nagawa kundi ang sumuko. Gaya ng lalaki na to na hinayaan na lang niyang patungan siya ng ibon. Ito naman ang skier na ginalit ang Capercaillie. Biruin mo, tinabunan niya ito ng yelo. Sa galit ng ibon, sinundan niya ang lalaki upang makaganti. Dito mo makikita na hindi magpapatalo ang ibon na to sa sino mga away sa kanya. Kaya naman kung mamamasyal ka sa Europe at may makita kang Capercaillie, iwasan mo ang ibon na to kung ayaw mong mabugbog. Number 2, European Pygmy Owl. Para sa akin, ito ang pinakagusto kong ibon sa ating listahan. Tingnan mo, ang cute! Dahil sa kanilang kakitan, maraming taong humuhuli rito upang gawing alaga. Pwede mo nga raw itong kuhanin at ilagay sa iyong braso dahil hindi ito natatakot sa tao. Pero kung ako sa iyo, gayahin mo ang bata na to na mas gustong pakawalan ang kwago. Tinawag silang pygmy owl dahil may timbang lang ito na 70 grams. Isa nga ito sa pinakamaliit na kwago sa Europe dahil may haba lang ito na 7 pulgada. Madalas mo silang makikita na nagpapahinga sa manipis na sanga kung saan marinig mo silang gumagawa ng ingay. Ito ang kanilang paraan upang may pag-usap sa ibang kwago. Number 3, European Bee-Eater. Tuwing panahon ng tagsibol, naglalabasan ang mga bubuyog. Ito rin ang panahon ng mga European bee-eater upang kumain. Ang mga bubuyog kasi ang paboritong kainin ng ibon na to. Mahusay lumipad ang mga bee-eater, kaya sisiw lang sa kanila ang humuli ng bubuyog habang sila ay nasa ere. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang isang European bee-eater ay kayang kumain ng 250 piraso ng bubuyog sa loob lang ng isang araw. Kung walang bubuyog, willing din silang kumain ng gamu-gamu. Hindi rin ligtas ang tutubi sa gutom na bee-eater. Talaga namang amazing ang mga bee-eater dahil bukod sa kanilang bagsik, isa ito sa pinakamakulay na ibon sa kontinente ng Europa. Oo nga pala, kung nag-i-enjoy ka sa ating kwentuhan, please click the like button. Maraming salamat! Number 4, European Green Woodpecker. Pamilyar ka ba sa picture ng ibon na sinakyan ng weasel? Ang pambihirang pagkakataon nito ay kinuna ng photographer na si Martin Lee May sa siyudad ng London noong May 2015. Ang ibon sa picture ay isang European Green Woodpecker. Tinawag silang woodpecker dahil palagi mo silang makikitang tumutuka ng kahoy. Importante sa mga woodpecker ang gumawa ng malalim na butas sa puno. Yan ay dahil sa ang butas ay ang siyang mismong pugad at tirahan ng kanilang magiging anak. Gaya ng sa video, makikita ang woodpecker na nagpapakain ng kanyang anak na nasa loob ng kahoy. Para sa mga woodpecker, mas ligtas ang kanilang anak kung itatago nila ito sa butas ng kahoy. Hindi kasi ito madaling makita ng mga tao at predator. Number 5, Spanish Imperial Eagle. Ang malaking ibon na ito ay makikita lamang sa bansang Spain. Malaki itong ibon kaya isa ito sa pinakamalakas na species ng agila. Maliban sa malaking katawan, isa rin ito sa pinakagwapo.
Meron itong timbang na 3 kilo at may pakpak na aabot sa 7 talampakan. Dahil dyan, isa ito sa pinakakinatatakutang maninila sa himpapawid. Tignan mo, mukha silang halimaw kung kumain ng biktima. Sa bansang Spain, ang Imperial Eagle ay sumisimbolo sa tibay at tiyaga. Kaya naman ilang beses nang ginamit ang Imperial Eagle sa mga selyo at emblem ng maraming bansa sa Europa. Number 6, European Spoonbill. Tinawag silang spoonbill dahil sa kanilang tuka na hugis kutsara. Kakaiba ang kanilang tuka dahil ang ganitong hugis ay mabisa raw upang makahuli ng isda. Sobra kasi nitong paborito ang kumain ng isda, kaya madalas mo silang makikita sa tabing dagat. Kung wala silang mahuling isda, willing naman silang kumain ng insekto, kuhol at alimasag. May tangkad ito na 3 talampakan at wingspan na 4 feet. Kahit mukha silang malaking ibon, meron lang itong bigat na 1.5 kilos. Number 7, Smew. Ito ang uri ng itik na nahahawig raw sa kulay ng panda. Ang kulay kasi ng mga lalaking Smew ay kulay puti at itim, samantala ang mga babaeng Smew ay simple lang ang kulay. O diba, saan ka pa nakakita ng black and white na itik? Palagi silang nasa tubig dahil paborito nila ang kumain ng isda. Kapag may nakita silang isda, agad silang magdadive pa ilalim ng tubig. Dahil sa kakaibang kulay ng itik na to, isinama ko sila sa ating listahan ng Amazing Birds of Europe. Number 8, European Crested Teeth. Sa bigat na 10 gramo, ito ang pinakamaliit na ibon sa ating listahan. Nagkalat sila sa buong Europa kaya isa ito sa pinakapangkaraniwang ibon. Mabilis mo silang maikilala dahil sa nakataas nilang balahibo sa ulo o crest. Para silang rakista. Kahit pangkaraniwang ibon ng crested teeth, isa ito sa pinakamagandang ibon na inyong makikita sa Europa. Ang cute pa nga nilang kumanta. Number 9, Red Kite. Sa lahat ng ibon sa Europe, ito na ata ang pinaka-inaalagaan at pinuprotektahan. Ang mga red kite ay isang uri ng lawi na tanging sa Europe lang matatagpuan. May bigat ito na 1 kilo at may wingspan na aabot ng 2 talampakan. Tinawag silang kite dahil bihira nitong pinapagaspas ang kanilang pakpak na parang saranggola. Noong 1983, kamuntikan na maubos ang populasyon ng red kite. Biruin mo, meron na lamang 200 pares ng red kite ang natitira. Madalas sa red kite ay namamatay sa poste ng kuryente, binabaril at maski ang hulihin sila. Dahil dyan, ang red kite ay diniklarang critically endangered species. Upang pigilan ang pagkaubos ng mga red kite, naglunsad ng pangmalakasang proyekto ang 3 sangay ng gobyerno. Ang programang ito ay naglalayon upang alagaan, protektahan at paramihin ang populasyon ng red kite. Kinukolekta nila ang mga ibon upang maging malusog at malakas. Sa kanila ito pararamihin sa paraan ng captive breeding. Kapag handa nang mabuhay mag-isa ang mga inalagaang ibon, sa kanila ito pakakawalan upang maibalik sa kanilang tahanan. Nang dahil sa pagsusumikap ng kanilang gobyerno, napigilan ang pagkaubos ng populasyon ng mga red kite. Sa ngayon, merong 4,000 pares ng red kite ang malayang namumuhay sa United Kingdom. Hindi dyan natapos ang pagtulong ng mga tao dahil kung minsan, binibigyan nila ito ng libreng pagkain na pinagpipiyestahan naman ng mga red kite. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating kwentuhan? Alin sa mga nagagandahang ibon na inyong napanood ang pinakanagustuhan mo? I-comment mo na yan sa baba nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Aldrin at Aldrich. Hello rin kay Saipem Timtiman, Mark Errol Honorio, Jeff Silva, Shadows, Kyrie Gaming, at kay Miguel Nathaniel Clemente at Martin Varka. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!